Hello ulit mga ka-Popcom! Narito tayong muli upang mag-share ng mga population, health, and development facts that you need to know. Ito ang Pop Ganern! Sa episode pong ito, ating ibabahagi ang kwento ng isang magitig na individual na may malaking ambag sa larangan ng populasyon at pagpapaunlad. Ating kilalanin si Rafael M. Salas, o kilala din sa tawag na Mr. Population. Panoorin natin to. Above the rain clouds, the wind catches the sunset on the rice fields below. Ito ang mga katagang isinulat ni Rafael Paeng Salas nang siya ay lumabas ng bansa noong 1968. Siya ay isang mahusay at mapagkumbaba na leader na nagnanais na mapaunlad ang kanyang bayan. Subalit dahil sa umiiral na sistemang politikal noong panahong iyon, itinuon niya ang kanyang kahusayan sa international na larangan ng populasyon at pagpapaunlad. Si Rafael Salas ang nagtatag at naging kauna-unahang Executive Director ng United Nations Population Fund o UNFPA. Siya ay nagsilbi sa nasabing ahensya mula 1969 hanggang 1987. Sa kanyang mahusay na pamumuno, ang maliit na trust fund ng kanilang organisasyon ay lumago at nakatulong sa pagpapatupad ng programa at serbisyong pangpopulasyon ng maraming bansa. Si Salas ay pinanganak sa Bago, Negros Occidental noong 7 ng Agosto, 1928. Ang kanyang mga magulang ay sina Dr. Ernesto Salas at Isabella Montinola Salas. Bagamat lumaki sa isang mayamang pamilya na natiling bukas at malugod ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Dahil rin sa estado ng kanilang pamumuhay, nagkaroon siya ng oportunidad na makilala ang mga taong magiging tanyag din sa larangan ng politika. Tulad na lamang nila Fidel B. Ramos, Ferdinand E. Marcos at Juan Ponce Enrile. Kinilala rin ang kanyang husay at galing habang siya ay nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas. Naging leader siya ng iba't ibang organisasyon. Bilang isang leader ng samahan ng mga mag-aaral sa UP, ginamit niya ang kanyang impluwensya upang tulungan si Ramon Magsaysay na mahalal bilang 7th Pangulo ng Pilipinas. Nagtapos ng may karangalan sa mga kursong kanyang kinuha tulad ng pag-aabogasya. Noong 1965, nagsilbi siya bilang Executive Secretary sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Naging saksi ang kanyang mga naging kasamahan sa trabaho tulad ng grupong binansagang Salas Boys kung paano siya mamuno. Bilang isang action officer din ng Rice Sufficiency Program, nagawa ni Salas na paunlarin ang sektor ng agrikultura at nagkaroon ng sapat na produksyon ng pagkain para sa lahat, sa kabila ng maraming suliraning kinaharap ng bansa. Dahil sa tagumpay ng Rice Sufficiency Program, nakuha ni Salas ang tiwala ng maraming Pilipino at inasahan siyang mahalal sa mataas na pwesto sa gobyerno tulad ng pagiging senador o maging presidente. Subalit tila may ibang plano ang tadhana dahil sa sistemang politikal at mga sigalot. Nagpasya siyang manatili sa ibang bansa at ibahagi ang kanyang kagalingan sa international na aspeto. This is intended primarily to acquaint both the international organizations and management experts running national population programs on the delivery of services as well as the assistance given to family planning programs by the United Nations Fund for Population Activities. Sa lahat ng kanyang karanasan at tagumpay bilang isang lingkod bayan, napatunayan ni Salas na mayroon siyang isang dalisay at magiting na puso na handang magsilbi hindi lang sa kanyang kapwa Pilipino, kung hindi maging sa iba pang nasyon. Maybe they might have won, and maybe the history of the country might have not been as it is, because I was quite sure that if he got to be a senator, there was no reason why he could not be president. Tuloy na pakikihirap natin sa isyong may kaugnayan sa populasyon at pagpapaunlad,
Naway magsilbing inspirasyon ang buhay ni Mr. Population, Rafael Salas, tungo sa isang planado, protektado, at progresibong pamilyang Pilipino. O ayan mga kapopcom, nakilala na natin si Mr. Population. Hanggang sa muling pagbabahagi ng mga population, health, and development facts that you need to know. Ito ang Pop Ganern!